Hello mga ka-legit Dover Cards, panibagong updates po tayo kung saan isang dating legit Dover Cards ang siyang gagamitin ng It's Showtime or isasama sa bagong new sets of posts para ipantapat sa Itbulaga. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusabaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga kahapon ay tuluyan na ngang in-announce at ipinakilala at nilegitimate ng GMA Network ang kanila pong official noontime program kung saan napisil at napili po nila ang It's Showtime para maging katapat at kabakbakan sa noontime program ng Itbulaga. Matatandaan na nag-anunsyo na rin ang official Facebook account ng It's Showtime at ng ABS-CBN patungkol sa napakagandang news na kanila pong ihahatid. At kahapon finally ay nagkapirmahan na nga ng kontrata. At ayon pa kay Vice Ganda, ito do yung kanyang pasasalamat sa GMA7 for choosing them or for choosing It's Showtime, no, na maging part or maging programa dito po sa noontime. Halos naging emosyonal nga itong si Vice Ganda sa kanya pong sa kanyang naging statement patungkol nga dito po sa sinasabing very historic and mothering. Vice Ganda calls airing of It's Showtime on GMA7 historic, iconic, and mothering. Sabi niya, hindi napigil ang maging emosyonal ng It's Showtime host sa pangunguna ni Vice Ganda ng personal nilang masaksihan ang tuloy yung pagsasanib pwersa ng dalawang giant network ng ABS-CBN at GMA7. Ngayong Miyerkules, March 2024, naganap ang historic contract signing ng ABS-CBN at GMA7 para sa pag-ere ng Kapamilya Noontime Show sa Kapuso Network. Ibig sabihin, bukod sa GTV ay mapapanood na rin sa noontime slot ng GMA7 ang It's Showtime simula April 6 ng Sabado. So, ibig sabihin, hindi lang pala sa GMA mapapanood, ano, maging sa GTV channel, ay umeere pa rin sila doon sa noontime. Ang It's Showtime ang papalit sa binakanting time slot ng tahanang pinakamasaya, ang isinarang noontime variety show ng Tape Incorporated. Labis na ikinatuwa ng mga host ng It's Showtime na sina Ann Curtis, Bong Navarro, Jong Hilario, Kim Chu, Ogie Alcacid, Karil, Ami Perez, Jugs Jugueta, Teddy Corpus, Ryan Dang, Ayon Perez, Jackie Gonzaga, MC Mua, Lassie Marquez, Sian Dominguez, Darren Espanto at lalong-lalo na si Vice, ang pagsasanib puwersa ng GMA7 at ng ABS-CBN. Bago pa matapos ang contract signing event na naganap sa Studio 7 ng GMA Network, ay binigyan ng pagkakataon si Vice para mabigyan ng mensahe at magpasalamat sa bagong yugtong tatahakin ng kanilang programa. Anya, hindi ikaw mangyayari kung hindi dahil sa tiwala, malasakit at pagmamahal ng GMA 7 sa ABS-CBN. Bungad ng mensahe ni Vice, magandang hapon ho sa inyong mga kapuso at kapamilya. Hindi ko alam kung paano magsisimula pagpapatuloy niya. Maraming salamat po sa GMA 7 dahil sa grabe niyong pagtanggap talaga sa amin. Noong nagpirmahan po for the first time, we all gathered for a wonderful partnership sa GTB. Pagsampa na rin sa GTB ang sarap-sarap po ng karanasan na yon na ibinigay niyo sa amin. Ang init ng pagtanggap niyo, ang sinsero ng pagmamahal nyo, maraming salamat. Hindi lang yon, nasundan pa ito nang nakaranas kami na umaten sa GMA Ball. Ang init-init din ang natanggap niya sa amin doon. Ang saya rin po naranasan namin. Pagkatapos ng event na yon, ikinuwento namin sa marami how beautiful the experience was going to GMA Ball. Pero alam nyo po ba that aside from that, nagbabalak din po or nag-o-offer din ang GMA7 sa isang dating legit Dover Cards na nagngangalang Alden Richards. Kasi kung matatandaan po ninyo sa tahanang pinakamasaya na dating Itbulaga, no?
ay inooperan itong si Mr. Alden Richards na mag-host. Pero dahil sabi niya nga, hindi niya kaya or yung loyalty niya ay nasa TBJ. Kaya naman hindi niya tinanggap yung offer. Pero this time, dahil It's Showtime na ito, isa sa mga kasunduan na pinirmahan ng It's Showtime at ng GMA7 na mag-i-insert po sila ng ilan sa mga GMA Sparkle artists dito po sa nasabing show para po sa kanilang publicity or para rin po ma-expose yung kanilang mga talents. Pero ang tanong nga ng marami, matapos nga na maoperan itong si Alden Richards na dating legit double cuts at nag-set na ng biggest history sa kasaysayan ng Itbulaga, tatanggapin kaya ni Alden Richards ang isa sa mga alok ng GMA executives na siya'y mapabilang sa It Showtime? Kaya niya kayang tapatan ang dati niyang mga katrabaho sa Itbulaga? Hanggang sa ngayon ba ay loyal pa rin ang isang Alden Richards sa sinatawag niyang iconic trio? Or naroon pa rin ba ang puso ni Alden Richards sa Itbulaga? Yun po ang ilan sa mga katanungan at malalaman natin yan kapag umere na ang It's Showtime this coming April 6. Kasi po, April 6 magsa-start yung kanilang programa. Kasabay nga nito ay isa rin sa mga napipisil na isasama dito po sa nasabing show is si Miss Julian San Jose, na siyang naging guest host or guest na hurado dito po sa Tawag ng Tanghalan. At ganun din ang kanyang boyfriend na si Mr. Rayber, na isa rin sa mga napipisel na mapasama bilang isang It Showtime host na napapabalita at nababash dahil po sa ipinakita nitong pagiging aligaga dun po sa kanilang live ng kanyang girlfriend na Miss Julian San Jose, na pagkamalan pa nga nasabog itong si Rayber Cruz while they are having a live sa Facebook o social media platform. Isa rin sa mga napipisil na ipangtatapat ay si Miss Barbie Porteza, na isa sa pinaka or tinuturing din nilang biggest star ng GMA Sparkle. So ngayon ang tanong, kung si Alden Richards ba talaga ay papayag sa isang kasunduan na mapasama siya at kalabanin ang dati niyang show na kinabibilangan, na kung saan inamin niya sa publiko na dito nagsimula na talaga namang nakilala siya ng gusto, at dito rin nagsimula na nagkaroon ng maganda ang naging resulta ng kanyang karera na inaani niya hanggang sa ngayon. So yun po yung yun po yung question ngayon sa lahat, kung ito ba ay i-accept niya or i-reject niya. Matatandaan na gusto sanang sumama ni Mr. Alden Richards bilang isa sa mga host ng Itbulaga. Kaso nga lang meron siyang tinatawag na black or meron siyang tinatawag na agreement, yung network agreement na kung saan hindi siya pwedeng tumawid sa TV5. So isa yun sa mga nakakahadlang kung bakit hindi siya pwedeng sumilip at mag-guest. May exclusive contract po siya sa GMA7. So abangan na lang natin sa April 6 kung sino-sino nga ba ang mga mapapasama bilang bagong host ng It Showtime na siyang makakatapat ng Itbulaga.